Morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening. Alrighty, kaibigan, hopefully nasa pagandang kalagayan ka. Welcome to the Park University, kaibigan. Wala tayo ngayon sa parking, nasa park lang tayo, kaibigan. Alright, be grateful of the day. Alright, yung topic natin ngayon, kaibigan, itong Murphy's Law. Ano itong Murphy's Law, kaibigan? Okay, so itong Murphy's Law, kaibigan, na if you have something that you fear daw, okay, most likely ito yung mangyayari or ito yung ma-attract sa'yo. Wow, okay, so napakaganda talaga na mayroon tayong matutunan outside sa school or dito sa Parking University, Calzada University o sa Park University, maliban lang sa school natin, kaibigan, kasi ito yung ano sa totoong buhay, ito yung mga laws of the universe, mga principle sa universe, kaibigan, na mayroon tayong makukuhang aral. Okay, so Murphy's Law. Okay, wow, kasi kaibigan, pwede na hindi tayo aware unconsciously kung hindi tayo aware sa law na ito, kaibigan, it could ruin our reality. It could ruin our reality, kaibigan. It could ruin sa buhay natin. It could be sa future natin, kaibigan. Kasi this law, mayroong mga law, kaibigan, na mga law of universe daw, kaibigan, na it could be million of years pa yan since from the beginning of the universe. Itong mga law na to, kaibigan, very simple, very basic law, but hindi natin pag hindi natin ito mabigyan ng pansin or pag hindi natin ito mabigyan ng attention pala, na it could is very simple but it could cause a big impact sa buhay natin. Wow! Murphy's Law. Okay, so kung napansin mo, kung mayroon ka daw fear, and that fear nagiging ano na yan, nagiging pupunta na yan sa subconscious mind mo at saka binibigyan mo na yan ang attention, okay? Wherever your attention is, andun yung energy mo, okay? So, at pag andun yung energy at saka attention mo, that means andun ka sa frequency na yun, okay? When you are on the frequency, kaibigan, it's a law of universe that masasagap mo lang ang the same frequency within the frequency, okay? So if you, itong Murphy's Law daw, pag ikaw ay takot to something. For example, marami tayong kinatatakutan sa buhay. Yung ibang kinatatakutan natin is most likely it will not happen. Okay? So minsan natatakot ka baka may sakit ako kasi ito yung nafe-feel ko. So nung nagtapa-check up ka, wala kang nakikitang sakit pero nasa mind mo pa rin, hindi, may sakit talaga siguro ako kasi iba talaga yung pagkiramdam ko. Nagpa-check up ka uli, wala namang nakitang sakit. At saka hindi ka makapaniwala na wala kang sakit. So parang iniisip mo na mayroon talaga something wrong sa akin kasi parang may something wrong sa akin. Hindi ako makapaniwala na walang something wrong sa akin. So that means, kaibigan, you are focusing your attention at yung kaibigan na something wrong sa akin kahit wala namang nakitang sakit. So later on, yung kaibigan, itong law of Murphy's Law, kung ano yung kinatatakutan, most likely, ito yung sabi ni Joe Dispenza, na most likely kahit wala kang sakit, since yung mga nerves mo, yung cells mo, yung brain mo, kasi sa conscious mind mo, naniwala ka na may sakit ka na something, it could cause you something. It could cause you something. So, ayun, pagkakasakit, mag-produce yan ng sakit na kinatatakot. Wow! So, yung mga fear natin pala, kahit hindi ka ng something na hindi natin gustong mangyari, kung fokuso natin yung hirgan, yun yung frequency na tinatransmit natin at yun yung pwedeng makukuha natin. Okay, so for example, we are very, mayroon tayong itong scarcity, kaibigan. Scarcity. So, sa hirap ng panahon ngayon na hindi natin control. So, for example, talaga na it could be one day, mawalan ka ng trabaho. Okay, nag-focus ka doon na baka mawalan ka ng trabaho paano na wala ka ng yung pamilya, yung kanin, paano maraming gasto, maraming bills. Doon, yung frequency mo na naman, kaibigan, nakafocus naman yung frequency mo doon at saka attention mo doon. So andun yung frequency mo, doon ka nag-transmit. Apparently, the law will apply kung ano yung frequency na tina-transmit mo, palagi mo yung binibigyan ng attention, andun yung energy mo. Kasi palagi mo siyang iniisip, andun yung energy mo. And then, the law will apply, kaibigan, this Murphy's Law. Yun yung ma-attract mo, kaibigan. Wow, very scary, diba? So, hindi tayo aware. Hindi tayo aware nito. So, yeah, to be honest, hindi ako aware dito, kasi iba yung mindset ko dati. So, medyo pag mayroon akong maiisip
na nag-worry ako Tomas, so, nag-overthink ako Tomas, din hindi ko na kung napapansin mo, pag yun yung palagi mong iisip, kung isang wala kang pira, nag-worry ka too much na wala kang pira, and for some reason napakahirap hanapin yung pira. But yun kasi daw yung low kaibigan, kasi nag-worry ka na wala kang pira. So yung subconscious mind mo, yun yung i-re-reflect niya sa'yo, kasi worry ka na walang pira. But kung i-reverse mo daw yan kaibigan, na you you need to accept that. Hindi pwede naman na baliwalain mo, but you need to accept. But yung attention mo lang daw, change mo para yung frequency na mo na ito-transmit mo, kasi we are universe, itong hangin, itong kahoy, itong ano, yung magkausap mga tao, we are energy. Energy type, we are composed of matter, molecules, kaibigan. So, andun yung energy. So, kung ano yung energy na transmit natin, yun yung frequency na andun tayo. Kung FM yung pinakinggan mo, FM na station yung makukuha mo. Kung AM yung chinunin mo, AM na station na makukuha mo. Kung ABS, BN, GMA, yan, ganun yun, kaibigan. Frequency yung Murphy's Law. So, kung ano yung nafe-fear, natatakutan mo na mangyayari, at saka binibigyan mo siya ng attention, iniisip mo siya, iniisip mo talaga siya, kaibigan, it could happen. So mayroong story diyan kaibigan, na si sino yung nag-story doon, si ano ya, Joe Dispenza yata yon, or mayroong story doon na itong wife na to, gustong-gusto niya talagang magsuot na parang widow siya, parang black palagi. Yun, dalaga pa siya, gustong-gusto niya na, kasi inano niya na, iniisip niya na gusto niyang titinga as a widow. Nagkaasawa siya kaibigan, and then later on few years, apparently namatay yung asawa niya, kasi yun daw yung frequency na parang tinatransmit na gusto niya makikita na widow siya. So nung nagkaasawa siya, namatay yung asawa niya, magiging widow na siya. So parang na-attract niya lang yan, kung na-attract niya kung ano yung gusto niyang i-attract, yun yung frequency na tinatransmit niya. So in reverse ito kaibigan, ito na itong gawin in favor sa atin kaibigan. So if ganito yung law na what we fear is what we attract kaibigan, is yung mga fear natin kaibigan, hindi natin sa, it's normal kasi yan, pupunta yan sa brain natin, walang tao walang fear kaibigan. So it's normal yan. So yung mga fear na mapunta sa atin, what we can do is hindi natin yun bigyan ng attention, napakalaking attention, hindi natin yun bigyan ng attention, hindi natin yun bigyan ng hindi yun bigyan natin ng energy natin, kasi para yung frequency na ma-transmit natin hindi dun sa fear natin kaibigan. Wow, di ba? So hopefully may natutunan tayo ngayon na what we fear, Murphy's Law, what we fear, pag palagi mo yang natatakot ka dyan, dinadala mo yan araw-araw, every minuto, yun yung kinatatakutan mo, be careful because that's what you will attract. Wow kaibigan, wow, that's a good learning na napukuha natin ngayon. Hopefully hindi ko nasayang yung oras mo. Close your eyes, open your arms, let your leg, and this all be yours. Peace, love, good health, abundance, all the resources in the world. So yun, boom, siya kala, nagkala-kala. See you next time. Bye-bye.